Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ulit si DJ Lakay para talakayin natin kung paano natin gamitin ang gitara nito for sa big gigs na ito. Ayan. Ayan po, sa maraming nagadang pizza, ayan, ito na po ang aking video kung paano natin gamitin ang gitara nito. Ayan. Para malaman natin, ipapakita natin niya kung paano po tayo gumamit ng gitara sa pamamagitan ng aking instrumento na hawak ko ngayon. Ayun. Kaya, ayun. Ito po ang ating chapter 2. Sa panibagong chapter ulit. Tapos, lesson 1 ulit. Yung ating basic chords for basic guitarist. Yan po ang aking title of the day. Ayan. Ayan. Para sa... sa mga viewers ko dyan, sana huwag nating basta-basta husgahan ito. Ito po ang vlog nito para makita ito sa mga viewers ko kung paano ko gumamit ng gitara. Lalo po sa mga advanced saka sa professionals, huwag nyo po kong husgahan dyan kasi nandito naman ako para turuan ko sila kung paano po sila gumamit ng gitara. Kaya sa mga guitarist dyan, sa mga advanced ako kaya professional guitarist, just listen to them kung paano gamitin ang gitara natin, di ba? Sa mga nag-uumpisa pa lang, yan. Para lang po sa mga viewers sa comment on your wrist, ha? Di ako, hindi po ako professional na music teacher. Hindi po ako, hindi ako nagmamagaling dyan. Ang importante sa akin ay nagtututo po ako ng gitara para sa kanila. Kasi para sakaling makasabak sa ating church, ayan. Ayan po, pwede rin isalpak yan. Basta, di na ipapakita ng galing doon. Basta importante, si Lord lang ang laging nakafocus, okay? Kaya, ito na po ang ating palibagong chapter na ito, okay? Ito po about sa basic chords for basic guitarist, okay po ba? Kaya, huwag po ganun na, hindi po ako nagtuturo ng like a professionals. Kaya, importante, si Lord na nakafocus po sa akin, okay? Just listen up and comment on your own race. Okay po ba? Okay lang, baka magkasundo tayo, okay? So ayun po, ipapakita natin ito sa ating presentations for this day, okay? Yan. Ito po, ating chapter 2 is all about basic chords for basic guitarist. Ito yung yung lesson 1 or part 1 kung paano natin gamit hawakan nyo yung gitara, kung paano mo siya hawakan yung gitara nito para alam natin, para pag mag-familiarize sila as basic guitarist, okay, as a future guitarist sa ating banda, sa ating music ministries. Ayun, kaya nandito po para magtuturo po ako kung paano natin gamitin ang ating gitara. Okay po ba, mga kalakays? Okay. So, anyways, ayan. Ito ang ating guitar chords. Ito ang ating introduction. Kung di po kayo pamilya sa mga yan, pakinggan natin yung mga sinasabi ko. Okay? So, ito na po. Ayan. Yung ating mga daliri natin. Okay? Ayan. Yan ang mga daliri ko, oo. Ayan. Kasi importante yan kung paano mo hawakan yung gitarang yan, okay? So, anyways, meron siyang instruction, meron siyang may reminders na always remember your fingers directly. Lagi mong tatandaan yung daliri natin, kung saan natin itutungtong yung ating daliri sa strings ng gitara, okay po ba? Sa frets ng gitara. Kaya
huwag na po natin kakalimutan niya na mga kalakay sa during ng pandemic period, basta matuto po tayo via online. Okay po ba? Oh, sige. So, and first of all is, yan. Yan yung letter T na yan. Ito yun, yung letter T. Ang tawag dyan sa kanila ay thumb. Ang tawag din sa thumb, sa Tagalog naman, ay hindalak ito. Baka comment on your own risk kung anong tawag nito, ha. Yan, anong tawag nito? Comment on your own risk. Okay po. And then next is index. Ito yung hintuturo sa Tagalog. Index fingers. Okay. Ito yung number one. Yan. Ito yung number one, ha. Sa ating daliri nito. Is next. Is number two, yung middle finger or higit na to sa Tagalog na ito. Okay? Ito ang ating middle finger sa number 2. Okay po? Tapos, insingsingan is sa Tagalog, sa English is ring finger. Ito yun, is ring fingers natin sa number 3. Okay? And last is, number 4 is pinky or small fingers. In another definitions to. Ang tawag din dyan sa kanya is pinky fingers. Kasi madalas nakita ko sa song hits, pinky pala ito. Yun. Kaya, yan. Mas magiging karakteris kayo yung pinky compared sa small fingers. Kaya dyan ako nasasanay sa mga ganyan kapag sa paggamit ng gitara. Yan lang po. Yeah. Always remember your fingers directly. Natandaan nyo na mga kalakay sa baka makalimutan nyo. Ayun, baka maiwap po kayo sa ating topics na to, okay? Okay. A few moments later. Lagi pa rin tatandaan. Ayan. Lagi pa rin tatandaan. Maliban sa pagtanda ng ating daliri, okay? Ito ang ating gagawin. Ayan, yung mga do's. Ito po siya. Ayan, dapat nakaganto yung fingers natin. Dapat na ganyan natin. Pag naghahawak ka na ng gitara, ganito siya. Okay? Ayan, nakita nyo? So, nakita nyo siya. Sa siguraduhin nyo, magiging naigpit yung ating paghawak ng strings. Yeah. Be sure your fingers has been hardened and clear sound or para makinis yung ating tulog nito. Kasi pag hindi natin matunog, mamaya malaman natin yan. Basta sigurado ay mahigpit ang paghawak ng strings ng gitara para maging clear ang ating tunog. Okay? Yan lang, parang ganito. Parang ganito siya. Dapat ganyan siya. Nakita niya sa ating camera. Dapat ganyan siya para maging malinis ang ating tunog. Pero ang di mo dapat gawin niya, ayan, mga don'ts is, chining! Yan! Yan yung mga plot, gano'n. Mga plot, Narinig yun? Lalo yan kung natatakot po kayo, tinan yung ating fingers. Kaya huwag kayong matakot dyan, mga kalakis, ha? Basta paghawak ng gitara, huwag kayong matakot dito. Pero ang di mong gagawin, yung flatted fingers will be cause of muted sounds for basics. Parang ganito siya. Medyo grande na ating sounds yan. Basta maririnig yun, ha? Yan. Mali-bali ito. Basta wag po tayo matap na... Meanwhile... Yan. Basta lagi tatandaan, huwag yung ipapulat yung mga fingers niya sa tabi-tabi ng strings, ha? Pero dito, kung parang lang, kung hawakan natin yung make-fit yung ating strings para tulog yung ating... para maging klaro ang ating tugtog sa ito, yan. Pero huwag natin iwasan yung maging flat, yung mute yung ating sounds, okay? Yan ang lagi nyo tatandaan, mga guys, ha? Instead sa
mga fingers natin, ito yung nakikita niyo sa presentation, ay lagi mo siya tatandaan na huwag na gawin ito at huwag natin gawin yan. Okay po? So, next presentation is... 1 hour later. Yan o. Yan ang debut dapat gawin yan. Okay, mga kalakays? Next is guitar chord guy. Ayan, ito siya. Ito ang ating guitar frets. Ito yung sample ng ating gitara. Ayan, para makita nyo. Oh, yan ang ating guitar frets. Ayan. Okay, so first of all, may guide yan kung ano ba tawag din dyan sa mga yan. Okay, ito. Ang una nito ay not mark. Ito siya. Ito yung sa pangalawang sa chapter 1 lesson 2 or chapter 1 lesson 1 yung mga introduction kung ano tawag din sa gitara nito. Pero ito not mark or not ang tawag kung tuusin dito yan sa not mark yan or not or yan ang ating tinatalakay dito sa chapter 1 lesson 1 sa aking vlog. Okay, so anyways, is next is yan mga position marks yan, mga bilog na puti yan ang position mark, yan ang ating marka para makita ng mga guitarist kung anong makikita sa frets yan. Yan, kaya importante kung saan yung nakaposisyon yung gitara mo, kahit malayo man dito or doon or basta ganito. Diba? Para magagamit ninyo for pag naglilipat-lipat po tayo ng chords saka yung timings natin. Okay po? And next is yan, yung mga E6, A5, D4, G3, B2, saka E1. Yan ang mga string numbers yan. Mga string numbers yan. Okay? Yan o. Oh. Ito yung mga string numbers from E6, A5, D4, G3, B2, E1. Yan ang pinaka-higher notes dyan sa ating first strings yan. Sa E1 na yan. Okay po. So, next. Mga frets yan. Isa sa aking first chapter sa lesson 1 na vlogs, ayan, nakikita nyo kung ano yung mga kung saan yung frets niya. Ito po, yung mga frets ito is 1, 2, 3, 4, 5. Basta tatandaan nyo yung string number, fret number, tapos sa yung mamarkahan. Ayan, yan ang importante dyan. Diba? And so on and so on. Okay po? Ayan. Ano dito tawag na? Fret numbers. Yun. Ayan nyo mga kalakays. Ayan. And then, ayan yung mga fingers natin. Yung nakita nyo kanina sa aking presentation kanina. Ayan. Ayan. Oo. Ayan yung mga finger numbers with colors yan. Para di kayo malito, tandaan nyo lagi yung numbers or color yung ating mga fingers natin. Okay? Kaya tinatawag na dyan ay finger marks or finger number or finger color. Para hindi kayo malito, numbers or colors lang ang pwedeng matatandaan dyan. Basta importante, tandaan nyo lagi yung mga daliri ninyo. Ha? Pag nagturo ngayon ng gitara, wapok tayo magsabasa mag-autobly na susuko na kayo. Ganun. Ganun talaga yan sa mga basic dyan, okay? Sa mga amateurs lang. Ako nga, nahihirapan ako sa una, pero pagdating sa uli, natututo na ako dyan. Yan, totoo yung sinasabi ko, baka sabi ko, sinungaling naman ako, edi wow na lang. Yun. Basta importante, just to be listened carefully by your instructors, okay po? Lalo po sa jury classes, ayan, lagi kayo makikinig dyan, okay po? Next, yan po ang ating open strings. Yan, yung naka-O na yan, yung mga titik O or letrang O. And yung tawag dyan sa kanila is open strings.
Yan. Pag open strings yan, pwede mo siya tugtugin yan. Pero ang iiwasan mo lang, ayan, yung mga letter X na yan. Yan ang tinatawag na closed strings or dead strings. Okay? Yan ang iiwasan mo dyan. Pag tinutugtug mo yan yung dead strings or closed strings, ang lalabas yan sa kanya, imbes C ang lumalabas, magiging C over E. Parang ganito siya eh. Oh. Dapat ganito guys ha. Dapat ganito mga kalakas kanya. Para makita niyo. Pero ang iwas mo lang yung may dead strings kasi nasa C chord siya eh, oh. So, dapat dito siya. Lagi yung tatandaan niya na may chord guide po tayo dyan. Kaya, minsan kasi sa center kasi wala ka makikita na ganyan lang. Ako lang nakaka-discouple niyan. Kaya ganun po. Kaya basta importante, magbibigay po ako ng ano-ano mga notes or mga presentations kung interesado po kayo magturo po sa akin ng gitara. Okay pa? Okay po. Piano or ukulele, basta abangan niyo sa piano lessons saka sa ukulele lessons. I'm sorry po. Excuse me. Sa gitara, ayan, ito ako kung gumagawa ng presentation eh. Basta ganun, makikita mo rin 'yan. Basta mag-upload po ako ng pictures 'yan para makita po passage ito at makita ito ng iba. Okay po? Yeah, next is ito po ang ating major chords. Yan. Lahat yan, major chords, basic chords. Yan ha. Doon muna tayo sa major chords, okay? Itong chords na to ay C chord. Familiar po kayo dyan. Yan. Kung di po familiar dyan, ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang C chords sa pamamagitan ng ating gitara. Okay po? Basta pag di mo nakita sa aking camera, sa aking video, makita niyo po rin yan sa presentations. Okay po? Mali mo, magkakasundo tayo dyan sa mga yan. Okay? So, anyways, yan, patagalin pa. Okay. First at all, ayan. Ano po nakita ninyo? Ayan. Ang instruction dyan, ganito. Hold your first finger. Yan. Hold. Ito, index na yan. Yan, index finger na yan. In the second string, yan, ito po, second string. Yan. Yan, second string. Or B string, or B second, ang strings na to, okay? At the first fret, ito yon yung mga fret. Yan, fret. Okay? So, sa madaling paraan, ito, yung hold the first finger, yung daliri mo ay ilagay mo sa ikalawang string at sa unang frets or first frets. Dapat sigurado makinis yung sounds niya na, makinis yung sounds niya, yan. Hawak-hawak ko siya, okay? Hindi ko siya bibitawan niya, pangako niya, hindi ko siya bibitawan, okay? Next is, yan, nakita nyo? Okay. Ang sabi niya, hold your second fingers. Yan, second fingers in a fourth string. Ito. Yan o. Okay. Fourth fingers at the second fret. Ito siya, second fret. Yan, second fret siya. Ulitin ko, you hold your second fingers or middle fingers in the fourth string. Yan, fourth string. Sa second fret. Yan, second fret. Okay? Ito siya, ayan. Nakita nyo? Ayan, nakita nyo? Ayan, okay. So, di siya makita kasi baka gumalaw ito eh. Kaya, makita nyo po yan sa presentations na yan. Okay? And last is, the third, yeah, is, yeah,
Nakita nyo? So, ayan. Tingnan na natin. Hold your third finger. Ayan. Ayan. Nahirapan ako ah. Ito, third finger. Ayan. Third finger. Sa third string. I am sorry. Ay, actually na i-presentate natin. Ayan. Sa fifth string. At the third fret. Ayan. Fifth string. At the third fret. Okay? Ayan. Yun. Ayan. Ayusin natin yan na. Oh. Ayan. Sigurado ay madiin ito at hindi siya plated. Tingnan natin ha, mga kalakas. Ayan. Lahat yan ay ayan. Kung ano yung tutugtugin mo, kung ano yung iiwasan mo, yan yung nakita niya sa ano, sa open string saka sa dead strings. Diba sabi ko kanina, pwede mo tugtugin yung open strings, pero yung hindi mo dapat tutugtugin yung dead strings or closed strings. Okay po? Yan ang ating iiwasan dyan. Okay po? Ito siya, oh. Dapat di siya tutugtog dito ha, kasi baka maglumabas sa East Bass chords yan. Kaya kaya ito yan. Okay. Saka pangalawa, di po siya sigurado nyo madiin or harden yung paghawak ng gitara ninyo. Ayan, para ganun talaga pag masakit yung tambor ito. Ayan. Kasi nakasalala yun eh. O, di ba? Ganun talaga pag magbasakit yung kamay mo. Kaya ano tayo dyan, huwag tayo susuko dyan. Okay po. Next is ayusin natin yung, ano, yung presentation. Basta maayos natin yan for ano, presentation. Just wait for a while. Meanwhile, yan. Okay, yan. Nirecap ko siya. Basta lagi yung tatandaan is hold your first finger in the second string at the first fret. Yan. And then second is hold the second finger in the fourth string at the second fret, okay? And last is hold your third finger in the fifth string in the third fret. Ayan, ito third fret, ito fifth string. Ito ang ating third finger, okay? Ayan, okay po. Kung nalito kayo sa numbers, pwede pa sa chords yan, yung sa fingers ninyo, numbers or chords na pwede dyan, okay? Nasa iyo yan. Importante, be sure ay hindi siya tutunog sa dead string, pati open string naman ay, ayan. Yan o, oh, yan. Basta, kung ano yung tutugtugin mo, kung ano yung iiwasan mo dyan sa pagtugtog ng gitara, okay po? Yeah, ayun po. Yun lang po. Yeah, okay. Next is a few moments later. Ang ating next presentation ay G chords. Yeah. Paano siya gamitin yung G chords? Okay. Okay, tingnan natin. Okay, yun. Ayan, nakita nyo? Ito ang instruction. Hold the first finger ulit at the fifth string at the second fret. Ayan, second fret. Ulitin ko ah. Hold the first finger at the fifth string at the second fret. Okay? Gawin natin yan. Ayan. Second one is ayan. Nakita nyo? So, anyways, ayan. Ito ang ating instruction. Hold the second finger in the sixth string, second finger in the sixth string, in the third fret, yan, third fret, yan, third fret, yan. Ano siya, unang position marks yan sa ating gitara, para hindi kayo malito dyan. Hindi ko ah, hold the second finger,
in a sixth strings, in a third fret niya, in ano pa, in first ano, first mark niya, okay? Yan, gawin natin yan, ha? Be sure, ganun pa rin na huwag natin, iwasan natin siya ng plate, tapos basta ano, yung makapal, para di po siya, ano, ma-meet ang sounds natin, okay? And first, and last is a third, yan, nakita niya mga kakakais, yan, yan, hold your third finger in the first string, yan, first string to, ha? Third finger, in a third fret, yeah, in a third fret, at first mark niya, first position mark, okay, lagyan natin yan sa, yeah. Yeah. Be sure na makita, klarong-klarong acting tugtog, pero pag nagkaroon ng flat, eh, i-adjust mo na mga kalakas, kaya, yun. For our next vlog is for ano, basic strumming. Tuturo ko sa iyo kung paano gumamit ng tempo pati rin sa strumming. Okay po mga kalakars, just ano po, abangan natin yan sa ating next vlog. Okay po ba mga kalakars? Yun. Para di sakaling ano, magkakaproblema dito. Yan. Yan sa G-course kasi, may alternative yan. Yan, kung paano gamitin yan kung sa G-chords, okay? Meron siyang alternative na G-chords. Merong ganito. Yan. May 2. Yan. 2, 3, 4. Pero yung press niya, ganun pa rin. Is 6, 5 string in a second fret. Tapos 6 strings in a third fret. And first strings is a third fret pa rin. Kaya balik that is 2, 3, 4 ang ating fingers. Kaya ginawa kong style na G. Ayan po, oh. Same pa rin yan. Pero yung first finger, nakasalalay yan. Nakasalalay yan. Tapos, para kumalalaro ang ating sounds. Yan. Same pa rin yan, except yung ating B strings at the third fingers. Ayan. Panglahatan na yan, ha? 1, 2, 3, and 4. Okay? Panglahatan yan. Kaya yung pinakiba niya, ito, sinama itong yan, o, yan o, ni second fingers ko sa third third fingers sa third frets. Okay? The third fingers sa third fret. Yeah, yun. Kaya ipakita natin kung paano yung G ko. Halos di mo makikita yan. Di mo makita yan sa ating video, sa aking video. Yan. Yan. At nakikita rin niya sa ano, sa presentation niya. Sa presentation niya. Yan. Nakita niya sa presentation. Okay? Okay? So, kung may katanungan po, just comment on your own phrase. Okay po? Yan. Just next presentation. D chords. Meron siyang alternative chords din. Parang G chords din yan. Yeah. Ganun talaga kapag may discard ang mga guitarista rito. Okay po? Kung ano yung na-discard nyo, nasa inyo naman yun. Yeah. Kaya huwag na yung atupagin na ano pa, magawa ng, ano, ng negative comment sa akin. Yeah. Ganun lang po. Ganun lang po yan, mga kalakays. Nag-upisal lang yan. Okay? So, tingnan natin yung ating D chords. Ito po siya. Ayan. Ayan. So, ayan. Wala po akong dyan instruction dito sa D chords na yan. Kaya, simply para na lang yan. Kung ano nakita nyo sa screen na yan, yan ang gagawin niyo sa presentation po. Okay po? Ayan, ituturo ko sa iyo. Ayan. Yung first finger, lagyan it sa ano, sa third string as a second fret. Tapos si ano naman, si first string second fret ulit. Tapos ito naman second string is a third fret. Yan. Ito ano yung dito mo. Yan. Ito yung nakita niya sa number 1. Tapos next is 2.
One, two, and three. Yan, okay. Yan. So speaking of G, lahat yan is open chords yan. Tatalakayin natin mamaya kung lahat ay open chords yan. Maliban dito, yan, D chords, yan. Ito yung D chords. Kasi siguro din yun ay klarong-klaro yung tunog, ha? Hindi siya pwede flatted or muted na ping, yung daliri niyo. Baka sa hirap lang pala, okay lang yun. Basta matututo po kayo dyan, okay? So, ang ating tutugtugin at dapat natin iwasan ay ito. Yan. May dalawang extra 6 saka sa fifth string. 6 saka fifth string. Yan ang ano, yung sa 6. Tapos fifth string. Tapos yung open string ay ito yung open string. Yan. Kapag narinig nyo ba? Yan. Ang iiwasan niya yung po. Yan, yan. Ito po, ito yung dapat eh. Oh, yan. Imbes yung kung sa course niyan ay lumalabas ay ganito. Oh. Oh. Yan. 1, 2, 3 siya. 1, 2, saka 3. Kaya nagkaroon siya ng alternation ng D chords. Ayan. Ito yung lumalabas. It's 2, A3, and 4. Parang 1. Relax na siya, ba? Yun, pero always remember yung 6 saka 5 yan ang iiwasan nyo at yung tutugtugin lang yung open strings lang, okay po? Strum natin. Ayan, okay. Okay. Hindi natin yung natagal niyan. Yan, basta makita nyo sa aking presentation niyan. Kapag di mo makita sa aking videos, sa presentation lang yan, okay? Kung may tanong po kayo, ayan po, nasa screen po yan. I-add nyo si DJ Lakay, i-check sa aking Facebook, yan. Para through conversations lang po yan. Okay po ba mga kalakays? Okay. And then next is, yan, A chords. Yan, alternate pa rin. O yan. Pero makikita nyo, 1, lahat yan ay 2nd fret yan na. Pero yung hawakan niya is D4, G3rd, and D2nd is ang sticks natin. Ang maging fret yan ay number 2, okay? Kaya nakita yan sa ano, presentation. Kaya next is, yan. Okay, last is, yan. Ito yung ating sa Victorias is 1, 2, and 3. Kaya kung ano yung sinabi sa presentation, ito yun eh. 1, 2, and 3. Yan. Lahat yan, 8 chords yan. Ang laging iiwasan dyan yung E6 sa... Nakalimutan ko siya nasabihin eh. Kaya ito yung dead string niya for 8 chords, okay? Ito ang ating open chords or open strings, okay? Lagi tatalkitin dyan. Basta lagi tutugtugin to. Ito yung laging iiwasan. Okay po mga kalakay. Minsan may alternation din. Ayan. Ayan o. Oh. Pinakita ko sa inyo sa screen na yan. Ayan. Ayan ang tutugtugin nyo po open strings. Yung dead strings naman yan ang iiwasan ninyo. Po. So, sa kalagitnaan niya, baliktad siya 2, 3, and 4. Yan. Ganda niya, mas ganda ang process ito is, ano, is 4, 3, and 2 sa second fret. Same process din yan. Kaya lang, baliktad yung fingers, ayan, 2, 3, and 4. Yan. Si middle, si ring, saka si pinky. Yan, ilalagay nyo dito. Yan. Alright. Ando, dumur. Woo! Yeah, baby! Next. Last is E
A few moments later. Yan, ito ang E chords, yan o. So nakita nyo, is E chords, yan. Yan, pakita natin ano, yung process niya, kung paano yung gamit niyang E chords, okay? Yan, nakita nyo yung, ano, yung first finger nyo sa G3rd na string, sa fret 1. Yan. Yan, nakikita nyo. Okay? Tapos, pangalawa, fifth string in a second fret. Yan. Second fingers yan. And last is, ano pa, yung D4th, second fret. Yan, sa third fingers. Yan. Show natin kung ano yung diskarte. It's 1 at G3rd in the first fret. And 2 is a 5th string at the second fret. Same frets pa rin yan in the 3rd finger and D4th. Lagyan natin sa 3rd finger. Yan. Lahat yan ay open string niya. Kaya hindi ko siya nilagay dyan sa presentation pa yan. Show natin yan. Abangan po natin yung basic strumming. Saka basic tempo. Basta tune nyo lang po sa aking DJ Lakay Vlog sa aking YouTube channel. Okay po. Just anyways. Yan pong ang ating recap of the day. Yan. Yan. Ating recap. Yan. Okay. So, makita natin yan is, yan. Yan. Yan o. Yan. Okay. Ito yung sa C chords ha. Oh, yan. C chords. Ating iwasan dyan ay, nakalimutan ko yan. Kaya iwasan niya ay, ito yung 6 strings. Okay. Next is ay G. Yan. So G. Yan. Yan. Lahat yan ay open chords. Yan. Okay, ganito. Sorry pala. Pero may alternations. Ganyan. Yan o. Next is, yan. Yan, alternate yan. 4, 2, 3, and 4. 2, 3, and 4. Okay. And next is A chords. Yan. 1, ganito. 1. In the D chord, second fret yan lahat ha. 2. Yan. Sa G third and D second. Yan. Sa 3. Yan. Ang ating iwasan at ating tutugtugin yan. Fifth string in the second fret, fourth string in the second fret ulit, yan. So yung number 1 sa G3rd in the fret 1, okay? Basta lagi yung tatandaan dyan yung mga kalakis ha, huwag natin kalimutan yung ating presentation na sa nakikita ninyo. Kung may mga tanong kayo ha, basta free trials yan. Pag on online guitar lessons, libre po yan, hindi po, wala pong buy po sa ngayon dahil sa COVID-19, kaya yun. Kaya hintayin natin yung face-to-face tutorials
para sa ating ano, para sa ating tunay na presentation po, ayan. Yung sa kanyang tunay na pagharapin natin sa pamamagitan ng yung gitara nyo sa gitara ko, para makita nyo kung ano yung ginawa ko doon sa gitara ko, yan ang gagawin nyo sa gitara ninyo. Pero sa online class, sa online tutorials naman, yun po, yun nasa presentation na po yan, okay po? Ayan, kung may nice po kayo sa tanong or may nice po kayo sabihin, yan, just, ayan, nakita yun sa script na to, ayan. Okay, so anyways, ito na po siya, ha? Ayan. For registration online or face-to-face tutorials for interesting to play musical instruments, please call or text me at the following contact numbers. Ayan. Ito po siya. For sa OFW, may kasap 63 yan. O kaya mga foreigners dyan. But now, it's now accepted to learn how to teach a basic guitar lessons. Okay po. Ito ba aking numbers? 0961-195-2280. Ulitin po, 0961-195-2280 para sa smart talk and text or stand subscribers. And then, next, kung Globe po kayo, 0955-341-8191 sa Globe po yan. 0955-341-8191 sa Globe or TF subscribers. Basta yung plus 63 yan, out of the Philippines yan, pwede po ko kontakin yan. Kung OFW po kayo, kung mga sipers po kayo, basta makita niyo po sa aking screen. Okay po ba mga kalakays? Ayan. Or, kahit sa man dito sa mundong ito, ayan. Pwede mo ako i-direct or private message via Facebook or Twitter accounts. Basta i-add nyo ako si DJ Lakay 86 sa aking Facebook. Yan, nakalagay dyan po sa aking screen sa Facebook. Yan. Lalo dito sa baba yan. Yan. And then, Twitter ko ay @papa_rambo. Twitter ko po ay @papa_rambo. Okay? So, okay, pwede mo i-direktahan dito sa aking YouTube channels. Ayan. Or, ayan o, DJ Lakay Vlog. Search nyo po ka. And then, click subscribe. And then, click the bell notifications. And then, i-thumbs up nyo ko dyan. I-like nyo ko dyan sa aking videos. Kung nagsoy nyo aking videos, i-like mo ko dyan. And then, comment your message for more updates. I-comment nyo po ako dyan kung ano yung naging reaction ninyo, kung gusto nyo matuto ng guitar lessons or face-to-face on guitar lessons. Ayan. Any conversations pa yan. O, yan. Sa importante, matuto po tayo ng matututo po dyan. Okay po? Kaya huwag nyo sana kalimutan i-subscribe si DJ Lakay Vlog sa aking YouTube channel. Okay po. Sa Facebook, DJ Lakay 86. Ayan. Yung numbers ko po, makita, nasa screen lang po yan. Okay? Kahit sino lang po yan. Kahit OFW po kayo, kahit out of the countries, whatsoever, just call me now or chat me now. Immediately, para po sakali pag-usapan po natin yan. Okay po mga kalakays. And then, salamat po sa iyo mga kalakays and God bless you all, okay? God bless po kalakays, bye-bye. Salamat po.